Mukhang naghihigpit na nga po talaga ang IBF mga amigos dahil mulat sa pool ng madeklarang new IBF welterweight champion si Jaron Boots Ennis at matanggalan ng IBF belt si pound for pound king Terence Bud Crawford ay sunod-sunod na nga po ang galaw ng IBF. Pero marami ang dismayado sa pinaggagawa ng IBF lalo na ang mabilis ang pagtatanggal ng IBF belt kay Terence Bud Crawford na tila hindi nirespeto ang pagiging undisputed at pound for pound king nito. Sa isang vlog natin mga amigos na ibalita ko sa inyo na ang senaryo ng Tyson Fury versus Alexander Usyk na posibleng next na matanggalan ng IBF belt gawa ng may rematch clause ang kanilang laban habang naka-line up as IBF mandatory challenger si Philip Hergovich sino man na magwagi kina Fury at Usyk. Well, sa itinatakbo po ng eksena ngayon mga amigos, baka mauna pa pong matanggalan ng IBF belt si Unified World Junior Middleweight Champion Jermell Charlo kesa kay Fury at Usyk. Dahil 30 days na po ang nakalilipas ng utusan ng IBF si Jermell Charlo na maipagnegosasyon na sa kanyang IBF mandatory challenger na si Bakram Murtazaliev. Pero tila dead ma si Charlo sa ipinag-uutos ng IBF. Kaya naman hahantong pa ngayon sa first bid ang nasabing ikinakasang laban sa pagitan ni Charlo at Murtazaliev. Pero duda na ako mga amigos na matutuloy pa itong laban na ito sapagkat sa aking palagay po eh hahayaan na ni Charlong mawala ang IBF sa kanya. Sa naging panayam kasi kay Charlo mga amigos after nung laban niya kay Canelo Alvarez, sinabi nito, "It's about fighting the best fights and making the most money at this point in my life and career. So fighting Brian Mendoza or Team Chu, who's got an Australian fanbase, is just not as satisfying to me sometimes." So kung si Team Chu nga na may WBO belt at mas may pangalan pa kesa kay Bakram Murtazaliev at posibleng mas kumita pa na malaki si Jermell Charlo, eh hindi interesado si Jermell Charlo na labanan. So paano pa kaya itong si Bakram Murtazaliev? Eh di ibig sabihin talagang hindi ito lalabanan o papatulan ni Jermell Charlo. At isa pa mga amigos, parang may hidwaan na rin talaga ang IBF pati itong si Jermell Charlo noong 2021 pa sa kadahilan ng hindi agad pinadala ng IBF ang IBF title ni Jermell Charlo sa kanya. Kaya sa akin palagay mga amigos, mukhang babakantihin na ni Jermell Charlo ang IBF Junior Middleweight World title niya. Pero sakaling mangyari yan mga amigos at hindi matuloy ang Charlo versus Murtazaliev, ay sa report mga amigos ang mangyayari daw po ay Bakram Murtazaliev ng Russia versus Jack Holkey ng Germany ang maglalaban para sa bakanteng IBF World Junior Middleweight title. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man ang mabunot na kalaban di ka tatakbo ha, sa bayan ko sa bayan, pabalag ako para sa bayan, basagan na bungo para Magdang Reno TV.